anniversary o sa ating lahat. Amen. Okay, asa? Okay. Buti pa ho yung mic, may mask. Okay. So tayo ay dadako sa ating communion at inikayat ko ho ang ating mga masugid na nanonood, sumabay-bay sa ating FB Live na kayo ho ay sumabay dahil maaring this is the powerful tools that may help you in all your needs. Now, if we read ho our Bible, may kita natin na the early church has developed a lifestyle, a culture, where they hosted the move of God in a, not just in a tremendous way, but in a like extraordinary, pero it becomes so ordinary sa kanila. And the lifestyle that sustained the move of God, sabi sa Acts chapter 2 verse 42, is because they devoted themselves. So pag sinabing devoted, it's something na ginagawa nila as a lifestyle. At ano yon? Number one, in the apostles' teaching, meaning the word of God. Number two is fellowship. Okay? Kaya wag niyong kakaligtaan ang pagdalo. Something that is so powerful that will help us grow and sustain our faith. Ang third ho is the Lord's table, communion. And fourth is prayer. At sabi sa 40, verse 43, and because of this, they are filled with awe, and God did signs and wonders sa kanilang kalagitnaan on a regular basis. At ang result ho, sa verse 47, and the Lord added to their numbers daily those who are being saved. Ang tao pumipila sa loob ng church because they feel the sense of awe of the presence of God. Pero yung galaw ho ng Diyos, sabi ng Bible, it was sustained by a lifestyle. Hindi nyo ho mapapanatili ang galaw ng Diyos kapag ang isang bagay, eh, minsan nyo lang ginagawa. It should be something we cultivate, so yung galaw ng Diyos, something that stays and linger. At ang isa ho dito is communion. And sabi ni Jesus, why Jesus ordained communion, Luke chapter 22 verse 17, after taking the cup, he gave thanks and said, take this and divide it among you. And he took the bread, gave thanks and broke it, and gave it to them, saying, this is my body given to you. Do this in remembrance of me. Okay? Parang napakababaw ho na dahilan sa una, no? Gawin nyo to para alalahanin nyo ako. Ano ba si Lord kulang sa pansin kung bakit siya kailangang laging aalalahanin? But if we further study ho the scripture, especially ho sa Old Testament, sa kabila na ang Diyos ay regular na gumagawa ng himala sa kanila, ipinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig at katapatan sa mga Israelita, napapansin nyo, they keep on backsliding. At pag sila'y nag-backslide, lumalabas sila sa covenant promise ng God, and now they're experiencing unnecessary trouble. Mga hindi dapat nila pagdusaan, ngayon napagdudusaan nila because they are removing themselves from the covenant or agreement. At ang isang hong dahilan, bakit sila they keep on backsliding, sabi sa Psalm 78 verse 42, they did not remember the power of God. Nakalimutan nila na may ginawa ang Diyos minsan sa buhay nila, and they started acting or living as if parang walang Diyos na gumawa sa nakaraan sa buhay nila. Verse 43, they forgot. Ano yung una? They did not remember. Pangalawa, they forgot the miraculous signs God did in Egypt, His wonders on the plain of Zoan. Ano hong naging resulta? Verse 57, they turned back and acted unfaithfully on God like their fathers. So, doon na ho sila lumabas in covenant promise.
And also in Psalms 106, verse 7, sabi ganun, our ancestor learned nothing from the miraculous God did in Egypt. May ginawang himala ang Diyos, pero hindi rin nila naunawaan. Bakit ang Diyos gumagawa ng himala? It is the revelation of God's love. Okay? Supernatural love of God is expressed supernatural way. Pero hindi nila mag-get yung mensahe na ang himala ng Diyos, hindi ito palabas, hindi ito flamboyancy of God, but is an expression of the nature of God towards His people. Pero they did not learn from those miracles. At sabing ganun sa verse 13, they quickly forgot His works. Nakalimutan na naman daw nila. At sabi sa verse 15, at dahil doon, sila na dating walang sakit, ngayon nagdatingan ng mga sakit. Verse 15, and God sent wasting disease among them. That's why sabi ni Paul in 1 Corinthians chapter 11, sabi ni Pablo sa mga Corinthians, marami, hindi konti, marami sa inyo mahina, marami sa inyo sakitin, marami sa inyo namatay ng maaga because hindi nyo naintindihan yung ginawa ni Jesus sa krus. At dahil dito, hindi nyo ginagawa ang communion properly. Hindi niya sinabing kulang kayo sa vitamins, kulang kayo sa tulog, kulang kayo sa exercise, kulang kayo sa sikat ng araw. Sabi niya, you did the communion so wrong. So, ibig sabihin, kung maintindihan lang ito ng mananampalataya, gagawin nila ito not as a program of the church. Gagawin nila ito as a culture, as a lifestyle. At mare-reverse, number one, yung kahinaan. Yung bodily weakness. Pangalawa, mare-reverse yung pagiging sakitin niya. At pangatlo, you will have longevity. Mahabang buhay. Kaya ho, kapag ako'y na-assign sa ibang bansa, pagtatanungin ako ng host ko, anong una niyong gustong ipabili, pastor? Ang una ko nire-request, grape juice. Because I know, different place have different demons. But the only way that will sustain me is faith. And one way I cultivate, develop faith, is reminding what the Lord did on the cross, na kung saan we receive all benefits, who forgive our sins and heal all our diseases. And modesty aside, yung tinitirahan ko sa Canada, yung pinsan ko, so yung babae, yung pinsan ko, yung asawa niya, both side ho, lahat nagka-COVID. Mula sa magulang, mga kapatid, at mga pamangkin. Yung pinsan ko lang ho, kami, ang hindi ho tinamaan. Because meron lang maliit na symptoms like naubo, sumakit ang lalamunan kasi na-expose kami, may COVID pala. Ang gagawin namin agad, we will do a communion online. Minsan, we will do a communion by ourselves. Then like moments later, hours later, the symptoms will be all gone. At yung mga may COVID, they experience the same. Okay? Nagtataka sila, all the symptoms will be gone in a moment. Ano nangyari sa Old Testament? They forgot. Bakit inordain ni Jesus ang communion? Do this in remembrance. Okay? Para lalo tayong napapasariwa, minsan may ginawa ang Diyos sa atin sa nakaraan, pero ang effectivity noon hanggang ngayon. At nahuhugot natin to sa pamagitan ng pananampalataya. Amen. So, no wonder the early church did this on a regular basis. Kaya nga sabi ni, last quote, sabi ni Joseph Prince, kung kayo nagme-maintenance, kunyari sakit sa puso, so 3 times a day yung inyong maintenance, may diabetes kayo, bakit hindi nyo sabayan ng communion? Pag nag-take kayo ng maintenance, mag-communion kayo at the same time. Gawin nyo 3 times a day, 2 times a day, sabayan nyo yung inyong maintenance. Then you will see the act of God. Amen. Lahat tayo, dala natin yung, pata ko wala pa ata. At naka-quarantine din. Shall we pray? Dear Heavenly Father, bless the communion element, the bread that symbolizes your body, the wine that symbolizes your blood that was shed,
for the remission of our sins, and so the covenant will have its full execution in our lives. Lord, you did this to remind us that it's done, and by faith, Lord God, we will not just enter, but Lord, we allow your promises that are yes and amen to manifest in our lives. Bless as we partake in Jesus' name. For I receive from the Lord that which I pass on to you. The Lord Jesus, on that night when he was betrayed, he took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body broken for you. Do this in remembrance of me." Shall we eat of the bread? And in the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is a new covenant in my blood, that whenever you drink from this cup, do this in remembrance of me." Shall we drink from the cup? And Lord, we don't just remember you, we honor you, we celebrate you, and we keep reminding ourselves that you are wounded for our transgression, bruised for our iniquities, the chastisement of peace was laid upon you, and by your stripes we are healed. And you will see the fruit of the travail of your soul, and you will be satisfied. Makikita mo ang resulta ng pinaghirapan mo sa buhay namin, at ito'y iyong ikagagalak. Salamat, Panginoon, kagalakan mo ang kalinisan ng lahat ng aming kasalanan. Kagalakan mo ang aming kagalingan, kalusugan. At maging kagalakan mo ang aming pagsagana, sapagkat ikaw na mayaman naging mahirap doon sa krus upang kami na naghihirap ay sumagana. And so, Lord God, the experiences of the early church becomes our experience that nothing, no one is needy in our midst and no one is sick in the name of Jesus. We give you glory and honor. Amen and amen.